Hi guys! Welcome to Agape Cats. So ngayon, kitang-kita nyo yung tatlong kittens ni Luna. I-update ko po kayo sa kanila. At today po ay eksaktong 1 week. Yes! 7 days na po sila. So ayan, very alive, very active po sila. At andyan si Luna, very protective and very good mother po siya. Ayan. So alam niyo po guys, ang bilis nilang lumakit. Kitang-kita naman po. So wala po kasi silang ibang ginawa. 90% po ng day nila ay dede lang sila ng dede sa kanilang mother cat. At si Luna walang ibang ginawa kundi magpakain, magpadede, kain, magpadede. Yun lamang ginawa niya. Very good mother talaga siya. Kaya po guys, lagi kong sinasabi, para sa healthy kittens po, kailangan healthy po si mother cat. Kaya lagi pong accessible, available po ang pagkain niya, unlimited po dapat. Ayan. So, kita nyo po yung kinakain niya ngayon, meron na po yung supplement. Kung hindi nyo po kaya magluto everyday ng fish at saka yung sabaw, katulad nung niluto natin for pregnant cats, ang gawin nyo na lang po sa kanyang pagkain ay pwede pong lagyan nyo ng supplement yung puppy OB tsaka warm water. Yan po, sinipsip na po. Kaya mapapansin nyo medyo wet na po yung kinakain niya kasi nasipsip na po yung vitamins. So pwede po yung N-Malak and pwede rin po yung Oasis. Ayun, para po supplement po yun para mas mabilis siyang mag-produce ng milk, para mas maraming gatas po ang mainom ng kanyang mga kittens. So ayan, ngayon po, itimbangin po natin yung tatlong kittens. Ayan, set muna natin sa zero yung timbangan. So medyo madilim po kasi umuulan po kasi nung na-record ko yan. So unahin natin si Broken. Broken, tawag ko sa kanya, Broken Gray. Ayan, para ma-identify natin sila. So yan yung timbang niya, 112. Actually guys, siya yung pinakamaliit sa magkakapatid. Kasi nung umpisa siguro naagawan siya ng gatas or ayun. Pero ganun talaga guys sa magkakapatid, sa litter po meron po talagang mas maliit. Tingnan po natin yung susunod. Ayan po si Torty. Kasi tortoise po yung color niya, tortoise shell. Ayan po, 174. Ayan, 174. So mas mabigat po. Alam nyo kung nahawakan nyo siya, napaka-chubby niya po, napaka-bilog niya po. Ayan, ayaw pang magpa-balik. Ayan. Ngayon po, si Bicolor Gray, 170. Ayan. So, di ba ang layo ng agwat nyo dun sa isa, 112 ba yung isa? So, hopefully, mahabol niya yung kapatid niya. So, ayun, una talaga guys, nag-aalala ako kay Broken Gray. Kasi medyo payat siya. Mahalaga po nakapagpadede yung mother cats at dumidede yung kitten. Yun po yung pinakamahalaga po. Kasi mas masustansya pa rin talaga yung milk mula sa mother. Ayan. Pero sabi ko medyo payat siya. Medyo magaan siya kaysa sa mga kapatid niya. Feeling ko may bulati siya eh, kaya excited ako mag 2 weeks kasi hindi pa siya pwedeng i-deworm. 2 weeks pa bago siya i-deworm. Kaya hopefully, hoping ako na pang second week nila sa next week ay buhay sila lahat talaga at mahabol ni Broken Gray yung kapatid niya sa bigat at saka yung sa laki. Ayan. So ayan. So minomonitor ko lang sila palagi. Nakapikit pa po sila, hindi pa nakabuka yung mata nila. Sa experience ko, mga 10 days to 14 days bago dumilat yung mga mata nila. So ngayon, mahalaga active sila at healthy sila. Mapapansin nyo yan guys, pag hindi sila palaging umiiyak, ibig sabihin, okay yung condition nila. Pero pag may kittens kayo na laging umiiyak, ibig sabihin, there's something wrong. It's either gutom or nasasaktan sila. Ayan, so thank you so much guys.
See you again next week para sa update. Subscribe po kayo sa ating YouTube channel. God bless!